Ano ang gagawin pag napaha ang kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, ano, may na-receive na naman tayong question na related sa baha at ano daw ba yung maganda niyang gawin pag nabaha ang kanyang kotse. Ako, I advise, no, huwag mo munang i-start. Kung kaya, ipatowing mo na lang. At bahala na yung mga mechanic kung ano yung diskarte nila. Kasi yun nga, once na in-start mo yan, baka mas malaki pa yung maging problema. Okay, so yun. Kung meron kang insurance, tawag ka sa insurance mo. At sila na yung bahala dun sa service ng towing. Kasama naman yan normally sa mga services, no, sana may act of God yung iyong sasakyan, ano, para medyo minimal lang yung posible mong gastusin. O siguro wala kang gagastusin dyan, halos, no. Pero yun nga, ano ba yung gagawin? What if walang insurance? Okay. Ako, I highly recommend ipatowin nyo pa rin. O dalhin nyo, ipahila ninyo dun sa shop ng mga auto shop, no, o yung mga talyer natin. At isa sa mga gagawin dyan, syempre, lilinisin muna lahat yan. Depende kasi yan kung gaano kataas yung baha. Pero kung inabot yung dashboard, yung computer box, medyo kailangan talagang parang naglilinis ng aircon. Talagang ipu-pull out talaga yung dashboard. Lilinisin lahat yan and don't expect too much, no? May possibility na lumaki yung gastos mo o lumiit lang. Pero kung hindi naman umabot sa computer box, o sabihin na nating 3-port lang ng inyong gulong, pwedeng wala namang problema yan. Pero kung umabot na yan sa mismong hood o sa tingin mo ay nabasa yung iyong air filter, there's a possibility na pumasok na yung tubig sa inyong makina. So, isa sa mga ginagawa dyan ay talagang i-change oil yan. So, palit ng liquid yan. Yung transmission oil, engine oil, papalitan na yan. Yung mga coolant, everything na pwedeng liquid papalitan para ma-sure na okay. Then yun, sabi ko nga, don't expect too much. Okay? Pwedeng may magloko dyan, pwedeng may masira. Yun yung masakit minsan, ano, pag tayo ay nababahaan ng kotse. Ako, never pa ako naka-experience na mabahaan ng kotse, pero yun, kung ako ang tatanungin ko, ako ang gagawin ko talaga dyan, kung naka-insured yung sasakyan ko o kahit hindi siya naka-insured, ipapahila ko, ipapatowing ko yung sasakyan ko, dadalhin sa shop, papalinis and everything para sila yung mag-check o mag-assess kung pwede na bang i-start. Kasi pagbasa pa yung mga electrical natin at in-start mo yan, pwedeng mag-short circuit at pwedeng mas malaki pa ang masisira. Okay? So yun mga paps, no, yun yung advice ko kung sakali mang mabaha ang inyong sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like at you can share this video especially sa mga nabahang kotse. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.